Hey Leo, welcome, welcome, and this is your reading. Love reading tayo ngayon, Leo. Sino yung parating sa buhay mo at anong ganap ang mangyayari ngayon sa iyong 2024? Okay, be open-minded po. Hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Leo. Sino yung parating sa buhay mo, Leo? Give me the message. Meron ka ditong nice cross. Give me the message for Leo. Sino yung parating sa buhay mo? Heart. Give me the message for Leo. Sino yung parating sa buhay ni Leo? Oh, tamalsik po. May coffin. Man. Give me the message for Leo. Sino yung parating sa buhay mo, Leo? Give me the message for Leo. Sino yung parating sa buhay mo? Power. Give me the message. House. Meron ako nakikita ng patungo sa bahay mo. Okay. Give me my information. Sino yung parating sa buhay mo, Leo? Child. Meron na akong nakikita dito, no? Aries, Leo, Sagittarius. Scorpio, Cancer, and Pisces. Virgo, Capricorn, Taurus. Yun yung mga parating sa buhay mo. Okay, Leo. Ito lang yung nakikita ko. And Gemini, Aquarius, and Libra. Merong ganong person ka na parating sa buhay mo or pwede rin sabihin. Merong kang past person na patungo sa'yo. Okay, meron akong nakikita ditong mice. So, nafe-feel ko dito sa mice. Meron dito nagkalayo. Ano? Kumbaga na nakikitaan ko dito eh. Na malaki yung nilalagay mong boundary dito. Okay? Pero nakikita ko din dito, no, sa taong ito. Siya yung tipo ng tao na grounded. Year of the mouse. Year of the... May mouse dito eh. Year of the mouse. Okay, ito na yung nakikita ko. Meron dito year of the mouse. Then, nakikita ko rin dito na... Meron ditong 23. Meron din ditong 36. 24. 28. Merong pinanganak nung 8. 24. 28. 19. 4 and 13. Pwede yung past person mo to, okay? Meron din ditong man. So, nafe-feel ko dito yung King of Cups. So, nakikita ko din dito, ano, new love ang parating sa'yo. Merong new love, meron din past person. Kasi dito sa mice, diba mouse yun, mouse. Nafe-feel ko dito sa mice, nagkaroon na kayo ng connection nito, okay? Pero nagkaroon dito ng lamat. Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko din dito na meron ditong new beginning, okay? Dito sa coffin, meron ditong gustong magsimula muli sa connection na to. Gusto nitong mag-umpisa muli kayo, okay? Kung meron ka ditong person na Virgo, Capricorn, and Taurus, gusto nitong magsimula muli kayo kasi meron ditong natapos na. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na ikaw yung liwanag ng tao na to or pwede rin sabihin na past person mo to, okay? Kasi may coffin na, coffin, kumbaga may natapos na sa connection nyo before. Pero ganun pa man, ano? May magbabalik dito. Then, nakikitaan ko rin dito ang new person. Andito ka ngayon, ano? Nafe-feel ko dito yung security mo. Yung secure ka. Sa buhay mo, secure ka kung ikaw man ay single. Then, yung iba sa inyo, nakikitaan ko din dito na meron kayong anak.
anak ng tao na to. Okay? Ito lang nakikita ko. Para siyang ano, kung iambing ko dito, no, nakikitaan ko dito si King of Sword, okay? May King of Sword dito. Gemini, Aquarius, and Libra. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong patungo sa bahay nyo, okay? Pupuntahan ka nito. Actually, nakikita kong tao dito, tatlo. May tatlo kong tao. King of Pentacles, King of Cups, and King of Sword. Yun yung nakikita ko. So, nakikita ko dito yung sa King of Heart, ano, nakikitaan ko dito yung new connection. Pwedeng new person to, no, divinely guided patungo sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga itong tao na ito, may malaki yung interest sa'yo. Pwedeng 28 years old and 24 years old. Kumbaga ito yung tao na ito, mapapaibig ka dito, no. Ito lang yung nakikita ko. Meron tutungo sa bahay nyo. Pwedeng isang tao lang tong new person na to, no? Si kasi pareho silang king dito eh. King of Hearts. Parehong King of Hearts. So, ibig sabihin, tutungo to sa bahay nyo. Ito lang yung nakikita ko. Then dito, no? Maybe meron kang person dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Meron kayong anak nito. Or pwedeng sabihin na bumawi to sa'yo, no? Kumbaga gusto nito yung siguridad na sa connection na to. May pagtungo. Kung ikaw man ay isang single at wala ka pang anak, nakikitaan ka ng tao nito na ikaw yung mabuting ina, mabuting ama, no? Ganun yung energy nito. Or pwede rin sabihin na nakikitaan ka nito na ikaw yung magiging ina or ama ng kanyang magiging anak. Okay? Kumbaga ikaw yung napili niya. Meron ditong 13. Ito na yung nakikita ko dito. Then dito, no, meron ditong Aries, Leo, Sagittarius na person din patungo sa'yo, okay? Ito na yung nakikita ko dito sa cross. Itong tao na ito, siya yung tipo ng tao na relihiyoso. Kumbaga naniniwala siya sa larangan ng kasal. Ito na yung nakikita ko. Kasi dito sa cross and heart, sa tingin ko, itong tao na to, ano siya eh, kumbaga divinely guided patungo sa'yo. Okay? May pagpunta. Kaya nakikita ko dito yung dalawang tao ang parating sa'yo. New and past. Yung past person mo gusto magsimula at yung new, ito talaga yung gusto niya. Mapunta kayo sa Dambana. Okay? Religyoso. Mananampalataya. Ito lang nakita ko. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mga sign. Meron kang person na year of the mouse. Okay, or pwede rin sabihin ikaw year of the mouse. Give me more information. Sino pa yung patungo sa'yo? Oo. Tingnan mo naman. Coincidence din. Lumabas ang coffin. So, itong tao na ito, no, nakikitaan ko dito na itong tao na ito, itong gustong pumasok muli sa buhay mo. Pwedeng past person o pwedeng may anak na kayo nito. Meron tong sakit. Okay? Meron siyang karamdaman. Pero nakikitaan ko din dito na malungkot to. Kumbaga ito ay nawala ng pag-asa or pwede rin sabihin ikaw biuda. Meron ditong biuda. Okay, meron kang mahal sa buhay na nawala. Okay, ito lang nakikita ko dito. Pero ganun pa man, no? Itong kalungkutan na naranasan mo dito ay nagkaroon to ng tapang para sa'yo. Okay, pero meron ako nakikita ditong new beginning. Kumbaga yung mga sakit na naranasan mo ay meron ditong kasaganahan nag-iintay dito sa coffin kasi natapos na to eh. So nangyayari dito, meron ditong new beginning patungo sa'yo. At yung iba naman sa inyo, meron ditong tutungo na person, hindi halos data. May sakit, okay? Meron na siyang karamdaman. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong 8.
So, lumabas ang dog. Nakikitaan ko dito, no? Pwedeng sabihin ikaw mahilig ka sa dog o itong tao nito. Meron siyang alaga na aso. Itong tao nito, totoo, okay? I think new person tong parating sa'yo, 18. Pinanganak siya ng 18. Meron itong Scorpio, Cancer and Pisces dito sa energy na to ni dog. Merong tutungo sa'yo na tapat na tao. Scorpio, Cancer and Pisces, okay? Then dito, no, sa star, meron ka ditong mahihiling, meron kang masasakatuparan dito. Itong dala na ito, ng tao na ito, magiging ka masaya dito. Kasi nakikitaan ko dito na nagkaroon ka dito ng pag-asa sa patungo sa'yo. Kasi niligawan ka nito eh, okay? Seryoso to. Punta siya sa bahay mo. Gusto nito yung security. Siguridad. Tapat to. At matagal mo itong hiling eh. Ito na na-feel ko. Matagal mo na itong hinihiling. At ito'y masasakatuparan ngayon 2024, okay? Meron kang hiling na matutupad dito. Dito. Meron ditong 16. Maybe pinanganak ko ng 16, 18, 8. Okay? Tingnan pa natin. Kung ano pa yung mga sign. Give me my information. Oh, bird. So, na-feel ko dito na meron dito magmiminsahe sa'yo. Na kung saan ano, itong mensahe na dala na to ay magkakaroon ka dito ng kaliwanagan, okay? Maybe itong past person mo meron magmensahe sa inyo, okay? Yung iba dito, yung past person nila may karamdaman. At yung iba naman, wala, okay? May magmiminsahe sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Meron ka ditong letter, oh, diba? Yung sinabi ko, may magmimensahe, lumabas nga ang letter. Meron ditong message kang marireceive, okay? Kumbaga, itong message na to'y sorpresa. Hindi mo to inaasahan na magme-message itong tao na sa'yo. Ayan, hindi mo to inaasahan itong taong ito ay magme-message sa'yo, okay? So, na-feel ko dito yung kalungkutan na nararamdaman mo, parang mawawala, okay? Ito lang nakikita ko. Kung ikaw man ay nakaranas ng kabiguan sa larangan ng pag-ibig, mapapalitan to ng saya. Okay? Give me more information. Yung iba sa inyo, no, meron ditong 27. Pinanganak ng 27, 19, 4, 13, 16, 12. Meron ka ditong birch rod, yan. Pwede sabihin, ano, pinanganak tong tao nito ng ganitong data, no, kung hindi man kayo. Okay? Kasi Leo tayo, no? Tingnan nyo na lamang kung ito yung birth date nyo, okay? Ayan, meron ditong 28, 27, 19, 4, 13. Ayan. Then, Birch Road. Meron ako nakikita dito na so, nararamdaman ko dito, no? Kasi para din tong child. So, nakaranas ka din dito ng alam mo yung tipong hiwala yan. Na kung saan itong hiwala yung nangyari sa inyo ay nagkaroon kayo ng anak, okay? Ito yung nagdala din ng dalamhati sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Aris, Leo, Sagittarius, meron kang ganun person. Nahirapan ka sa sitwasyon, okay? Dahil sa mga away na naranasan yung dalawa, ito'y humantong sa hiwala yan. May away, ako nakikita dito. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rin dito na matatapos na to, okay? Meron ditong nagkaroon ng hiwalay. Hiwalay sa asawa, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron kayong anak nito. Pero ganun pa man, meron magbabalik sa'yo. Yung iba sa inyo, ano, may magbabalik. Meron siyang karamdaman or meron siyang dinadalang kabiguan sa buhay, ganun. Ito lang yung nakikita ko. Then, nakikita ko rin dito, meron din new person na parating sa'yo. Itong tao nito, religyoso. Maghahatid to sa'yo ng tagumpay. May magme-mensahe sa'yo. Then, pupunta rin to sa bahay mo. Then, nakikita ko rin dito na magiging kang masaya dito, the star. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe?
ayan. Meron ditong crossroad. So, ibig sabihin, ano, meron ka ditong dalawang, kumbaga na dito sa crossroad, pinag-iisip ka dito kung aling landas yung tatahakin mo. Yung new or pass, okay? Kumbaga, binibigyan ka dito ng babala. Magiging matalino sa pagpili sa dalawang direksyon na to, okay? Kasi, yung isang direksyon, klaro eh. Kaya sinasabihan ka dito na mamili kang mabuti. Dahil, ipapakita sa'yo dito kung alin yung totoo. Or kung ano yung nararamdaman mo, sundin mo yung intuition mo, okay? Kasi nakikitaan ko dito na sa'yo magmumula yung desisyon kung sino yung pipiliin mo dito sa dalawang taong parating sa'yo, okay? Meron ka ditong anchor. So, nafe-feel ko din dito, no? Ito yung sumisimbolo na pagiging stable, okay? Meron ditong kagalakan, kasiyahan na kung saan makakaramdam ka dito ng secure at kakontentuhan sa tao na to. Then, nafe-feel ko din dito, no? Na itong tao na to, maybe seaman, kung meron kang person na seaman or may kausap ka na seaman. Kasi anchor ito eh, symbol to ng mga seaman, ano? Itong tao na ito, hindi ito nawawala ng pag-asa. Kumbaga, ang buhay nito ay maayos. Kumbaga, panatag siya. Meron ditong 35 years old. Okay? Ito lang yung nakikita kong sign. Ayan, tingnan pa natin kung sino? Sino itong mga to? Okay? Give me more information. Ano pa yung mga clue kung sino itong parating sa buhay mo? Ayan. Ang cute ng aking card. Malingit lang siya. Ay, sorry. Sino yung parating sa buhay mo? Ay. Ang hirap niyang balasahin. Okay. Ayan. Meron ka dito na... Wait, ayusin lang natin. Then, kuha din tayo ng charm. Ayan. Unahin muna natin tong card. Meron ditong the tarot reader. So, meron ka ditong tao na patungo sa'yo na mahilig din sa tarot, okay? Mapalalaki, mapababae. Or pwedeng sabihin, ito din yung sign, okay? Na magkakaroon ka dito ng babala dito sa taong parating sa'yo, okay? Kasi meron ditong tarot reader eh. Pwede rin sabihin na isa kang tarot reader, okay? Or yung parating sa'yo, marunong din mag-tarot reader, ganun, okay? Meron ditong the moon. So, nafe-feel ko dito sa the moon, siya yung tipo ng tao na may pagka-feminine energy, divine feminine energy, ano? Mapalalaki, mapababae, masyado tong sensitibo, okay? Nararamdaman ko dito na emotional to. Kasi may pagka-impact to eh. Malakas yung kanyang pakiramdam. So, nafe-feel ko din dito na itong tao na patungo sa'yo, malakas yung intuition, okay? Ito na nakikita ako. Pwede rin sabihin, kilala mo na to. Kasi merong emotion pa rin dito eh. Or pwede rin sabihin, unang pagkikita mo dito sa tao na ito, magkakaroon ka dito ng kapanatagan. Komportable ka sa tao na to, okay? Kumbaga, no, yung tipong magaan lang yung pakaramdam mo para sa tao na to. Ganon. Then dito, no, mayroon ditong the unicorn. So, nakikitaan ko dito yung pagiging magical. Mahiwaga. Or pwede rin sabihin, mysterious. May pagka-misteryosa tong tao na to. Or pwede rin sabihin, may pagka-misteryoso. Kasi tarot reader siya eh. So, nafe-feel ko dito, malakas yung sense niya. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko rin dito yung tagumpay sa tao na to. Matagumpay siyang tao, okay? Dahil sa kanyang sense or sa kanyang nararamdaman, no? Magaling siya mag-vision para sa kanya. Kung ano yung gusto niya, nakakamit niya. Ganun. Ganun yung energy nito, no? Tingnan pa natin dito. World. So, nakikita ko ditong world. Pwede rin sabihin dito sa the world,
meron ditong distance or malayo kayo sa bawat isa. Kumbaga, araw dito, gabi doon, okay? Pwede makilala mo to online or pwede rin sabihin, nakaka-chat mo na to online. Merong kaibahan sa inyong dalawa, lingwahe o ano pa man, ano, kasi world na yan eh. Ito lang yung nakikita ko. The High Priestess, o diba? May pagka-tarot reader to, The High Priestess. Malakas yung intuition nito, okay? Na-feel ko din dito na to the highest na to eh. Yung bounty po na malakas yung spiritual nito. Na-feel niya or aware siya sa spiritual, okay? Ito lang yung nakikita ko sa The High Priestess. Then, nararamdaman ko dito na balance to, okay? May pagka-yin and yang. Alam niya kung paano balansihin yung kanyang nararamdaman, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron letter B and J. Ayan. Selfie. So, nakikitaan ko dito, itong tao nito mahilig mag-selfie or pwede rin sabihin na pinagmamasdan ka nito sa iyong larawan. Kasi dito, on the world. So, pwedeng in social media, okay? Meron ditong selfie. Ito lang yung nakikita ko. Pizza. Meron din ditong mahilig kumain ng pizza. Then, the eye roll. So, pwede rin sabihin na itong tao na ito, no, may pagka-moody. Ito lang yung nakikita ko. May pagka-moody siya. Ayan. The coffee. So, itong tao na ito mahilig magkape. Okay? Mahal niya or gusto niya ang kape. Yan, isa na rin yan sa mga sign, ano, mahilig siya sa kape. Tingnan pa natin kung ano pa yung lalabas dito. Meron ditong fish. Yan, kung makikita mo fish, nafe-feel ko dito, ano, kung makikita mo yung fish, black and white, may pagka-yin and yang, balance. Then, nakikita ko dito yung expansion, paglago ng bawat isa. Then, nakikita ko rin dito may magbubuntis. Pwede rin siya yung maging ama or ina ng anak mo, no? Kasi meron ditong child. Doon kanya nakikita. Meron dito seahorse. So, pala kaibigan pong tao nito, okay? Meron dito na flower. Meron pong personal growth. O, diba? Cross. Lumabas ang cross. Then, cross. Okay? Meron ditong divine timing. Konektado ka dito or pwede rin sabihin na madasalin tong tao na patungo sa'yo o pwede rin ikaw to. Yung energy mo, pinagdadasal mo to. Meron dito flower. Dalawang beses. Ano? Pareho kayo ditong matured. Pareho kayo may personal growth na sa bawat isa. Then, nakikita ko din dito ano, sa flower na may pagka na to. Fresh lang, ano. Kumbaga, siya yung tipo na maaasahan mo kapag may mga problema ka. Kumbaga, nakikitaan ko din dito na magkakaroon ka dito ng masayang memories sa tao na to. Okay? May dolphin. So, nafe-feel ko dito, no? Ito, mahilig siya sa dolphin or pwede rin sabihin na loyal, honest, I love. Meron ditong I love. O, meron din dito dragonfly. Meron din ako nakikita dito ng new beginning. Bagong simula. Dalawang beses lumabas ang seahorse. Excuse me. May pagkano to, friendly. Meron ditong luck. So, maybe ikaw, yung tipo na nakalakpas ang puso mo sa panahon ngayon. Ano? Kumbaga, ibibigay mo lang yung puso mo sa taong pakaramdam mo na yung bang tipong may iba kang mararamdaman, ganun. Kaya din yung sabi, nasaktan ka na before, kaya nakapadlak. Yung tao na ito, na parating sa'yo yun yung susi para mabuksan muli yung puso mo, para magmahal muli. Kasi yung iba sa inyo, meron dito, may namatayan. Maybe, ikaw ay widow, okay? Biudo, biuda. May biudo, biuda dito. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong ita. Kiss. Then rich, okay? Patungo to sa'yo. Meron na rito sa Italy. Kasi meron ditong world. Maybe sa Italy kayo or kung ikaw may nagtatrabaho Italy, ano? Meron ditong mamimit ka.
Wish, okay, meron ka ditong hiling na matutupad. Hope, umaasa ka. Meron ditong play. Maybe mahilig ka mag-play ng music or mahilig ka sa mga games, mga ganun ba. Meron ditong made love. Made with love. So, made with love. So, I mean, doon sa made with love, nafe-feel ko dito na itong tao na ito ay ginawa para sa'yo. Okay? Kumbaga, no, nakatadhana para sa'yo. Meron ditong Z. Meron din ditong 0. O. M. S. B. And Q. Okay? B, Q. J. C. F. N. And Q. Pwedeng ma-meet mo to. Meron ditong 20, 23. Meron ditong 2023. Pwedeng nakakausap mo na to nitong 2023. Okay, 2021. Kung meron kang ex, 2023, 2021, 2020. May nangyari sa'yo ng 2020 at 2021. Okay. Meron ditong 38 years old, 32, 30, 31. Meron din dito 20, 21, 23, 22, 28. Okay, ito na yung nakikita ko. Meron din ditong 33. Tingnan pa natin dito. Meron ditong wealthy o meron ditong mayaman. Then, 11, 11. Okay. Once na madalas mo makita yung 11, 11. Meron kang soulmate talaga. Or pwede sabihin na may nag-iisip sa'yo. Meron ditong Amerika. May nakatira sa Amerika or pwede sabihin na sa Amerika ngayon. Meron ding Muslim. May. May 23, May 21, May 20, May 8, May 30. Pwede may maganap sa'yo doon sa edad na, doon sa date na sinabi kong yun. Or pwede rin sabihin, ito yung birthday nung tao na parating sa'yo. May 20, May 23, May 21. May 23, 20, 21, and 8. Ayan. White. Maputi siya. O pwede rin sabihin, ikaw maputi ka. Cancer. Meron ka ding cancer na parating sa buhay mo. Factory. Meron din nag-work in factory. Mall. Pwede magkita kayo sa mall. Wait lang, hindi ko makuha to. June. Okay, meron din June. June 3, June 20, 21, 28, 1, 2, 12, 13. Ayan. Pwede ito yung birthday niya or pwede rin sabihin may magganap ito sa ganung date sa inyong dalawa. Pwede makilala mo siya dun sa ganung date or merong mangyari na pagkikita sa inyo sa June, okay? Meron itong sweet. Then, passion, okay? Meron passion. Leo. Meron din Leo. Meron ka din Leo parating. Tulad mo din Leo. Surprise. Diba yung sinabi ko kanina may surprise na mensahe na parating sa'yo? Meron ditong conservative. O pwede din sabihin conservative tong tao na ito. Old. Meron din ditong matanda. Okay. Foreigner. O diba may foreigner yung sinabi ko kanina. Confirmation. Distance. Okay. Meron ditong distance. Malayo kayo sa bawat isa. Japan. Meron din dito ng Japan. Kasi may world eh. Okay? Then, September. Okay, meron din September 23, 21, 20,
8, 12, 13, 10. Okay, may ganong date na maganap sa inyo. O pwede rin sabihin, ito yung birth date ng person na parating sa'yo. September. Tingnan ba natin dito? No, may Philippines. Okay, Philippines. May iba sa inyo, foreigner. Okay. April, okay? April 23, 10. 22, 12, 13. 2, 3, 8. Ayan, ito rin, 22, 28, 23. Okay? Merong ganun na birth date yung person mo. Then, meron din ganun date na mangyayari sa'yo. Okay? Ito rin yung nakikita ko. Wait lang, tinagpan natin dito sa isa. Sagittarius. Meron ka ding Sagittarius na person na parating. Okay, ring. Merong ring. Meron ditong engagement ring na patungo sa'yo. Divinely guided ka. Nalalaman mo to through tarot. Okay. O pwede rin sabihin, mahilig din tong taong na ito magpa-tarot. Okay? Or pwede rin sabihin ikaw, vice versa. Ayun lamang po. Thank you for watching and love and peace.